Magandang araw! Ako si Ginoong Mark. Narito ako para gabayan ka sa ating aralin. Naranasan mo na bang sumakay sa isang barko? Ano ang pakiramdam mo habang nakasakay dito? Nakakahilo, di ba? Sumasabay ang iyong pakiramdam sa alon. Kung minsan pa, ay pwede kang masuka, lalo na kung hindi ka sanay sa ganong klase ng biyahe. Taas-baba ang iyong nararamdaman na para kang dinuduyan. Alam mo ba na noon pa man ay mayroon ng mga barko? Ngunit hindi ito kagaya ng mga barko sa kasalukuyan na yari sa metal. Ito ang nagsisilbing transportasyon ng mga tao sa mundo at nagdadala ito ng iba't ibang produkto. Tinatawag itong galyon. Isa itong malaking barko na naglalayag, daladala ang napakaraming produkto, pangarap at pag-asa ng mga taong sumasakay dito. Sa ating aralin, malalaman mo ang kahalagahan ng galyon na nagbibigay daan para sa pagkamulat ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ano pa ang hinihintay nyo? Kunin mo na ang iyong lapis, papel, at self-learning module. Tara na! Ating pasukin ang maksyong mundo ng araling panlipunan. Tayo muna ay magbabalik-aral. Bibigyan kita ng 3 segundo para isipin ang sagot. Unang bilang, alin sa sumusunod ang unang bansang sumakop sa Pilipinas? Ito ba ay Espanya o Portugal? Kung ang sagot mo ay Espanya, tama ka. Alam mo bang sinakop tayo ng Espanya sa loob ng 333 taon? Ikalawang bilang, ano ang tawag natin sa pinakamataas na pinuno sa Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol? Siya ba ay isang pangulo o gobernador-general? Kung ang napili mo ay gobernador-general, tumpak ang iyong kasagutan. Sila ang namuno sa ating bansa noong panahon ng mga Espanyol. Alam mo bang may mga mabubuti at masasamang gobernador-general? Malalaman mo yan mamaya sa ating aralin. Ikatlong bilang, ano ang tawag natin sa damdaming may labis-labis na pagmamahal para sa bansa o inang bayan? Ito ba ay nasyonalismo o liberalismo? Kung ang napili mo ay nasyonalismo, tama ka. Ang mabuting bata ay may pagmamahal sa sariling bansa. Kung mahal mo ang bansang Pilipinas, ay nais mong mapabuti ang ating bansa. Ikaw ay gagawa ng mabuti para sa bayan. Iyan ang kamalayang nasyonalismo. Magbalitaan tayo. Sa kasalukuyan, tayo ay may nararanasang pandemya. Kailangang tumulong tayo para malabanan ang sakit na COVID-19. Ang pangangalaga sa ating katawan at pananatili sa loob ng ating bahay ay inan lamang sa mga paraan para maipakita natin ang malasakit sa ating bansa at kapwa. Ang damdaming ito ay maiugnay sa nasyonalismo, sapagkat kaisa ka sa hangarin at layunin para sa ikabubuti ng marami. Uulitin ko, kung mahal mo ang ating kapwa at bansa, manatili sa ating bahay, mag-aral at manood ng DepEd TV. Pakatandaan, ang damdaming nasyonalismo ay ang pagkakaroon ng iisang mabuting adhikain para sa bansa. Ang pakikiisa natin para labanan ang sakit na COVID-19 ay pagpapakita ng ating kabayanihan sa munti nating aksyon at kilos, kahit ikaw man ay isang bata. Sa kasalukuyan, para mapabuti ang ating bansa, ay nagkaroon ng tinatawag na lockdown.
mainam na sundin natin ang ating mga pinuno at maging kaisa sa iisang adhikain ng pamahalaan para malabanan ang sakit na COVID-19. Kumuha ka ng papel at isulat ang bilang 1 hanggang 5. Nais kong tukuyin mo ang pwedeng gawin para matulungan ang ating bansa sa panahon ng pandemya. Lagyan ng check ang bilang kung ito ang iyong sagot. Unang bilang, maglaro sa labas. Pangalawang bilang, manatili sa bahay. Pangatlong bilang, kumain ng masustansyang pagkain. Pang-apat na bilang, maging malinis sa katawan. Pang-limang bilang, pumunta sa mall. Ang tamang sagot natin ay bilang 2, 3, at 4. Sana ay nakuha mo ang 3 tamang sagot. Sa ganitong paraan, mababawasan ang bilang ng mga nagkakasakit. Malaki ang maitutulong nito sa mga bayani nating frontliners, lalo na sa mga doktor at nurse. Alamin ang kaganapan sa bayang pinakamamahal. Ito ang balitaang mag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Ang kamalayang nasyonalismo ay pagmamahal sa ating bansa at kapwa na may iisang hangarin. Dadalhin ko kayo sa nakaraan upang makita ninyo ang kagitingan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. Makikita ninyo kung papaano lumabas ang kanilang pagmamahal sa ating bansa, ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Noong unang panahon na hindi pa nadidiskubri ang eroplano, malalaking barko ang ginagamit para makapaglakbay sa mundo. Ang tawag sa malalaking barkong ito ay galyon. Mula sa Civil, Espanya, dumadaan ang galyon sa karagatang Atlantiko hanggang sa marating nito ang Cuba. Mula sa Cuba ay babagtasin muli nito ang dagat hanggang makarating sa Veracruz, Mexico. Mula Veracruz ay dadalhin ang mga produkto sa Acapulco, Mexico. Dito na ngayon babagtasin ang pinakamalaking karagatan sa mundo, ang Pasipiko. Tatawilin ng mga galyon ang malalaking alon para madala hanggang Maynila ang mga produktong galing sa Europa. Ang layo ng paglalakbay noon, di ba? Kung ngayon pa lang ay hilong-hilo na tayo kapag sumakay ng barko sa biyaheng Maynila papuntang Cebu, ano pa kaya ang pakiramdam noong unang panahon kung ganun kalayo ang biyahe? Nai-imagine ba ninyo mga bata? Ibig sabihin ito, sa sobrang haba ng biyahe ay puro dagat ang iyong makikita sa loob ng maraming araw. Umaga hanggang gabi, puro dagat ang iyong makikita. Halika't balikan natin ang kwento ko. Ganito ang naging biyahe at kalakalan mula sa Pilipinas papuntang Espanya. Ngunit ito ay nagbago nang mabuksan ang Suez Canal noong 17 Nobyembre 1869. Ang Suez Canal ay matatagpuan sa bansang Egypt. Ito ay nasa kontinente ng Africa. Dahil sa pagbubukas ng Suez Canal, naging mas madali na ang paglalakbay mula Espanya. Dadaan ang galyon sa Dagat Mediterranean at papasok sa Suez Canal. Mula dito ay babagtasin ito ang makipot na anyong tubig hanggang sa makalusot sa karagatang Indian. Mararating na nito ng mas mabilis
ang bansang Pilipinas. Teka, ano naman kaya ang kaugnayan ng Suez Canal sa Galyon? Kung pareho tayong nang naiisip, tama ka. Ito ang naging bagong ruta o daan ng mga galyon dahil mas maiksi na ang paglalakbay mula sa Espanya papuntang Pilipinas. Dahil sa pagbubukas ng Suez Canal, naging isang buwan o mahigit na lamang ang paglalakbay mula sa Espanya hanggang Pilipinas. Naging mas mabilis ang biyahe. Dahil dito, lalong gumanda ang kalakalan at maraming Pilipino ang nakarating sa bansang Espanya. Sa pagbubukas ng Suez Canal, maraming Pilipino noong panahong iyon ang gumanda ang pamumuhay, kaya dumami ang tinatawag na middle class. Ang kanilang mga anak ay nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa Europa para makapag-aral. Sa pagpunta ng mga Pilipino sa ibang bansa, ay natuto silang makisalamuha sa ibang mga dayuhan. Ito ang naging daan upang mamulat sila sa mga bagong ideya o kaisipan. Madami silang natutuhan, lalo na sa usapin ng kalayaan at pagkakapantay-pantay ng mga tao. Sa panahon kasi ng mga Espanyol, mababa ang tingin nila sa mga Pilipino. Tinatawag nila tayong Indio. Dito na ngayon lumaganap ang kaisipang liberalismo. Nadala ng mga nakapag-aral na Pilipino sa bansa ang kalayaan sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Dahil ito ang kanilang nakita at natutuhan sa Europa habang sila ay nag-aaral doon. Ang kaisipang liberal na kanilang naranasan, nakita, narinig, nabasa, at sa edukasyong kanilang nakamit ang siyang nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan ng Pilipinas. Ang husay, di ba? Dahil napabilis ang ruta mula Maynila patungong Espanya, kasunod nito ang pag-unlad ng pamumuhay ng ilang magsasaka at mangangalakal sa Pilipinas. Sa mga nakita ninyong larawan kanina, nakita mo ba ang ating pambansang bayani? Tama, siya si Dr. Jose P. Rizal. Siya ay nakapag-aral sa Espanya dahil ang kanyang pamilya ay may maayos na katayuan sa buhay. Isa siya sa nagsimulang magbukas ng isip at damdamin ng mga Pilipino sa totoong kalagayan ng Pilipinas sa panahong kolonyal ng Espanya. Ang mga Pilipino noon ay hindi nabibigyan ng patas na pagkakataon dahil mababa ang tingin sa atin ng mga mananakop dito, mismo sa sarili nating bansa. Pero teka, huwag kayong magagalit sa mga Espanyol dahil alam ba ninyong may naging isang gobernador general na naging ubod ng bait sa mga Pilipino? Tiyak na matutuwa din kayo sa kanya. Ang gobernador general ang pinakamataas na pinuno noong tayo ay kolonya pa ng bansang Espanya. Siya ay binigyan ng kapangyarihan ng hari ng Espanya para pamunuan ang isang kolonya gaya ng Pilipinas. Si gobernador general Carlos Maria de la Torre ay naniniwala sa liberalismong kaisipan at ipinamalas niya ito sa pamamagitan ng mga makataong patakaran at napakahusay na pakikitungo sa mga tao. Pantay-pantay ang pagtingin niya sa mga Espanyol at Pilipino. Hinikayat niya ang malayang pamamahayag at ipinagbawal niya ang mga parusa gaya ng paghahagupit. Tunay ngang makatao at napakabuti ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Ngunit, maiksi lamang ang panahon kung saan siya ay namuno sa Pilipinas. Pero, naramdaman naman ng mga Pilipino ang kalayaan at siya ay talagang nirespeto
at minahal. Kung tayo ay magtatanim ng kabutihan sa ating kapwa, kahit sa maiksing panahon, habang buhay naman nila tayong maaalala. Kaya't gawin mo din sa iyong kapwa ang pagtulong gaya ng ginawa ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Naway naibigan mo ang ating aralin. Ngayon ay dumako tayo sa isang pagsasanay upang alamin kung ano ang iyong natutuhan. Kumuha ka ng lapis at papel. Isulat mo ang bilang 1 hanggang 6. Ibigay mo ang tamang sagot. Nasa unahan ang mga gabay na letra. Unang bilang. Ano ang tawag sa malaking barko na lumalayag noon mula Espanya hanggang Pilipinas? Pangalawang bilang. Ito ang makipot na daan sa bansang Egypt na binuksan kaya naging mabilis ang paglalakbay mula sa Espanya hanggang Pilipinas. Pangatlong bilang. Ilang buwan na lamang ang paglalakbay mula Maynila patungong Espanya gamit ang daang Suez Canal. Pang-apat na bilang. Ito ang damdaming nagpapakita ng lubos na pagmamahal sa bansa. Panglimang bilang. Anong kaisipan ang lumaganap sa bansa dahil sa mga natutuhan ng mga nakapag-aral na Pilipino sa Europa? Pang-anim na bilang. Sino ang gobernador-general na nagpairal ng liberal na pamumuno? Ating alamin ang tamang sagot. Unang bilang. Ang tamang sagot ay Galyon. Pangalawang bilang. Ang tamang sagot ay Suez Canal. Pangatlong bilang. Ang tamang sagot, 1. Pang-apat na bilang. Ang tamang sagot, nasyonalismo. Panglimang bilang. Ang tamang sagot, liberalismo. Pang-anim na bilang. Ang tamang sagot, Carlos Maria de la Torre. Sana ay nakuha mo ang mga tamang sagot. Bilang pagbubuod sa ating aralin, tandaan na ang damdaming nasyonalismo at kaisipang liberalismo ay kumalat sa ating bansa dahil sa pagnanais natin na magkaroon ng kalayaan. Nakilala ang mga bantog na Pilipino na nakapag-aral sa ibang bansa at sila ay nagbalik para tulungan ang kapwa Pilipino. Ilan sa kanila ay sina Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar, Antonio Luna, at Juan Luna. Mga bata, nakamit na natin ang ating kalayaan dahil sa mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay. Noon, para maipakita ang damdaming nasyonalismo ay kailangan nating ibuwis ang ating buhay sa labanan. Ngunit sa kasalukuyan, paano natin ipapakita ang damdaming nasyonalismo na may iisang hangarin para sa bayan? Tandaan, ang nasyonalismo ay ang damdamin at pagmamahal para sa ating bayan sa paggawa ng iisang hangarin para sa ikabubuti ng mga nakararami. Alam mo ba na ang social media site na ito? Tama ka! Ito ay Facebook. Ang mga kabataan sa kasalukuyan ay malayang nakapagpapahayag ng kanilang mga saloobin at damdamin gamit ang social media. Ngunit ating tandaan, ang liberal na pag-iisip ay kailangang makatao at may pagpapahalaga sa ating kapwa. Iwasan natin ang mga pananalitang bastos at lawakan ang ating isipan sa pag-unawa sa ating kapwa. Sa pagpapalaganap ng kapayapaan,
katahimikan at kaayusan sa ating komunidad, maipapakita natin ang damdaming nasyonalismo. Iyan ang mabuting ambag natin sa ating bansa. Ang pagiging liberal ay katumbas ng kalayaan. Ngunit ang bawat kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad at pagmamahal sa bayan. Sana ay naibigan mo ang ating aralin. Tandaan na ang katalinuhan ay nilalagay sa puso o mabuting kilos o gawain. Tanggalin sa katawan ang pagmamayabang at pagmamalaki. Gaya ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre na naging mabuti sa kanyang pamumuno kahit na siya ay isang Espanyol. Wala tayong karapatan na hamakin o kutsain ang ating kapwa. Bilang pagbubuod, tandaan ang sumusunod na talasalitaan. Galyon. Ito ay isang malaking barko na naglalayag sa mundo noon na dala-dala ang maraming produkto. Ruta. Ito ang daang binabagtas ng isang sasakyang pandagat. Liberalismo. Ito ang kalayaan sa pagpapahayag ng sariling opinyon. Nasyonalismo. Ito ang kamalayan at damdamin na may iisang hangarin para sa ikabubuti ng bansa. Indio. Ang tawag sa mga Pilipino noong panahon ng Espanyol. Bilang takda, nais kong basahin ninyo ang pahina 9 hanggang 10 ng inyong self-learning module. Bukas ay makikilala natin ang kabayanihan ng tatlong pari. Tama ka ng iyong narinig. Mayroon tayong mga bayaning pari sa ating kasaysayan. Malalaman ninyo bukas kung papaano nila ipinakita ang damdaming nasyonalismo na may pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kaya naman, tandaan, sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan.